on something else, baby! AP has. Inside they go. The Villanueva double team lost control. Here's our daddy. Foot race against Bonacere all the way to the basket. The lead is three. What's up, man? Hi, kuya. Hi, kuya. Okay naman. Okay naman. Ano ba to? Okay ba tong patayo o pahiga? Sa cellphone lang. Pwede pahiga. Okay lang. Pwede naman. Yan, yan, yan. Okay yan, pahiga. Oh. Okay, man. Guys, kita nyo naman who I'm with. The one, the only, Kid Lightning. Yes, sir. Time. Thank you. Kuya, salamat sa oras mo. Oo naman, oo naman. Nakita ko yung mga ano mo eh. Finalo na rin kita sa IG. Nakita ko yung mga interview. Okay, maganda yung ginagawa mo. At least yung mga players noon at ngayon, di ba? Na-update. Oh, salamat, kuya. Hindi, kasi gusto ko nga yung ano eh. Gusto ko lang yung may chance yung mga players. Pagkwento, syempre, para malalaman din. Entertainment, kumbaga nalalaman ng mga manunood. Especially yung mga legend o kaya yung mga nag-retire na. Yung mga fans ninyo na update din, di ba? Kung ano yung kumusta kayo. Pero salamat kuya sa oras mo. Yep, no problem, brother. Guys, Polar Taddy, aaminin ko nung ano. Ayokong maramdaman mo kung yung edad mo. Pero grade school ako, ano? Lasal ka ba? Lasal ka rin Lasal ba? Green Hills ako nung high school. Pero nung UE, nung kalakasan nyo sa UE ni na Kuya James, at tinayo pa ako noon sa grade school. Okay, tapos nice. Nung lumipat ako ng Green Hills, yun na, kumbaga naririnig ko na dati dito si, actually hindi ko alam nung grade school ako eh, pero nung high school ako, doon ko na naririnig na. Dati dito si Polar Taddy galing. Ganun pala yun. So ano na, may edad na si Kuya pero hindi natin paparamdam sa kanya yun. Yes, yes. Magpo-40 na ako. May 5. Grabe, bilis ang panahon, di ba? 40 ka na ba? Ang kausap ko lang kahapon, si Kelvin De La Peña, 37 na. Oh, yeah. Oh, yan. Mga kabatch namin yan. Yeah. Si ano, Kuya Marky, nakausap ko rin. 40 na rin siya. Kaka-40 lang. Marky, idol natin yan. Si idol ang ligang labas, di ba? Pinahirapan ka rin nun, malamang. Mabait yan. Si Marky, ya. Mabait. Kampi ko sa Meralco yan, Meralco. Ah, sa Meralco. Oh, pero yan, guys, kasama natin. Oh, kita nyo naman, Kuya Paul R. Taddy. And Kuya, simulan natin sa ano, sa dati, sa nagsimula lahat. Kumbaga, sa mga para in love sa basketball, unang-una. Oo. Well, ako, lumaki ako sa San Juan. Kaya nga ako ngayon, right now, I'm a councilor of San Juan City, 1st District. Alam mo, nung bata pa ako, galing Lasal Green Hills, meron kaming court sa ano sa labas ng bahay. So yung court na yun, ginawa ng tito ko. Bakal yun, no? Ginawa niya. Talagang winelding pa niya. Every time na umuwi kami ng kapatid ko, basketball talaga ako sa labas lang ng gate namin. Ang kalaban ko, pare, yung mga mason, mga karpintero, yung mga wala pang chinelas, pero ang pustahan, ice tubig. Pero mo, that time, talagang patayan na sa ice tubig lang. So, dun ako nagsimula. At hanggang nakilala na ako, yan ha, naglasal greenhills na ako. Pero yung puso ko talaga, pang basketball eh. Ako yung taong, alam mo yung kapat yung mga pinsan ko na nagli-late na kwentuhan, ako umakyat na ako sa bahay, tutulog na ako dahil alam ko may practice ako. Kumbaga ano na eh, yung hindi ako yung nagpupuyat, kaya siguro yun. Binless tayo ng Panginoon na nagtuloy-tuloy. Pero kaya grade school pa lang, Green Hills ka na. Yeah, grade school pa lang. Kinder, K1 pa lang. Kinder 1 hanggang 4th year high school. Green Hills na ako, Lasal Green Hills. Purong GH ka pala. Batang GH talaga. So, yung nagsistart ka maglaro, kuya, kailan ka, kumbaga, nasabi mo sa sarili mo na, try ko nga mag-varsity. Kasi syempre, coming from Lasal Green Hills, alam mo na, bata pa lang, may mga varsity na eh. Kailan ka nag-start noon mo? Kunyari, mag-try out or naisip mo? Nag-start ako, pare, SBP pa lang. Ayun yung first team ko, SBP, kay Coach Rene Baina. Grade 4 ako noon. Grade 4 ako noon. First number ko is number 4. Kasi ako ginawang captain ball ni Coach Rene. SBP. Ako pinakamaliit. Siguro, di ba, 5-5-5 yun. Ako yung pinakamaliit doon, no? Pero yun, natutuwa na ako na nakakashoot ako, ganun. So, alam mo yun, yung iba yung nagagawa ng basketball sa'yo, eh. Kaya nagpatuloy. Kumbaga talaga from the beginning, nag-try ka na mag-varsity. Kailan yung, nung Lasal Green Hills ka, kailan yung, kasi ang goal nun, NCAA, di ba? Kumbaga yun yes, ang goal. Alam mo, pare, yun nga eh. So grade 4, nag-start na akong basketball. SBP hanggang sa, syempre grade 5, may Paya, may Prada, di ba? Nadaanan natin lahat yan.
So nung feeling ko gusto ko nang maging basketball player. Ibig sabihin gusto ko nang magpapatuloy maging basketball player. Pare nag-try ako lumipat ng San Beda. Walang makakaalam nito o kami ni Mika Vine yun noon, parang hindi naman nire-recruit, parang gusto ko lumipat ng San Beda dahil gusto ko yung exposure ng San Beda kasi ang gagaling ng mga juniors nila para yung in preparation ko papuntang college. Kasi pag sa Nasal Grills ako nag 4th year high school or 3rd year high school, wala pang NCAA that time. So gusto ko, hinabol ko exposure. So sabi ng parents ko, gusto mo exposure, mag-San Beda tayo. Alam mo, ang deal pa, babagsak ako ng isang grade para lang maglaro. Matik. Pero, may purpose ang Panginoon. Okay? Biglang nagka-NCAA ang batch namin. Kami yung first batch na naggaro ng NCAA sa Lasal Guinness. So kami yung batch namin yun, 99. So growing up in grade school and then yung mga first 3 years in high school, I didn't know na walang NC. Wala pa. So kami yung first batch. Kaya blessed kami na kami yung una. Kaya hindi na rin natuloy yung lipat ko. And these were, ano ba ang high school years mo kuya? Anong years to? 2000? High school years. 99 ako nag-graduate to. So 95, 96, 97. Ganyan. 95, 96, 99 ako gumraduate eh. 99. So 95, 96, 97. Wala pang NC noon. Kumbaga Prada Juniors ka lang noon. Oo, yan. Prada pa lang yung pinakasikat yata noon, di ba? And to those, na, of course, to the ones who know, San Beda talaga, like, during that time, had the best high school program. Like, the best high school program talaga. And nakasama din natin dito si Kuya Renan Ritualo. Obviously, yun yung mga pangalan na nakikita mo ng Red Cubs noon. Pagka kalaban namin San Beda noon, tambak sa amin, 77, ganun, mga 80, ganun eh. Si Roma pa yan, Roma, Ronquillo. Yeah. Kaya ngayon, si Adrian Ronquillo, nakasama ko sa iyo yan. Sabi ko, ikaw, pinahirapan mo ko doon. Tapos, you also wanted at that age to be handled by Coach Ato Badulato. Kumbaga. Yes. Oh, si Coach Ato, yan. Inikot na ako sa school eh. Inikot na niya ako sa school. Ayan, dito, ganyan. Yan, sige, sabi ko, mag-iisip ako. Excited na ako mag-San Beda eh. Diba? Pero yan, hindi natuloy. Oh, so, I didn't know that you were... all along, I thought growing up, yun yung goal eh. Kasi when I was in Green Hills, yun yung goal eh. Baga mag-NC ka, di ba? Okay. I didn't know na ikaw yung first year ever na nagkaroon ng NC na sa Green Hills. Yeah. So ano pala, kumbaga, dun pa lang, was that the reason why you stayed talaga? Kumbaga, nung nabalitaan mong may NC, stay na kami. Yes, so yun din, yun talaga. Kasi talagang goal ko maging basketball player eh. I was growing up, pare, alam ko, na-remember, nagdadasal ako, Lord, sana... kasing height ko si Alvin Patrimonio, 6'4". Okay, Jerry Codinera, 6'5", para maging basketball player. Grabe, no? Hindi nasagot. Pero may purpose nga ang Panginoon sa lahat ng bagay. So, I'm a believer talaga sa ating extraordinary God, di ba? Totoo. So, when the NCAA happened, ito na, first year NCAA, first year ng LaSalle Green Hills. Mm-hmm. And obviously, you were, kumbaga, senior ka na nun eh, fourth year ka na nun eh. Senior na, di ba? What was it like? Kasi sabi mo, medyo tinatambakan tayo ng San Beda. What was it like pagpasok mo ng NC? Nagulat ba kayo dun sa competition or ready naman kayo? Pare, yun, nakakagulat. Kasi before, alam mo, kalaban lang namin eh. Ano ba mga kalaban natin? Don Bosco! Don Bosco! Lourdes! Claret! Pare, nakalaban na namin. PCU, Mapua, yun yung mga talaga left run. So nagulat kami sa lalong-lalo na sa physicality, 'di ba? So ayun, doon kami nag-adjust. Siyempre, at saka siyempre yung ano, yung nasa Rizal Memorial na kami naglalaro, iba na 'yon. Iba ng level 'yon. So yun, pero yun nalampasan naman namin. Alam ko kaya tayo, fifth place kami. Almost sa Final Four, sixth or fifth as a start. Your teammates during this time, ikaw tsaka si Mika Vainio. Mika Vainio, si Titus Mendoza, ayan yung mga yan. Sila, ayan, yung mga Bruce Cabral, yan. Bruce Cabral. Teammate ko yung batang kapatid ni Bruce Cabral. Eh. Pero Bruce Cabral. Wait lang kuya, so kabatch mo si Mika? Hindi, hire ako ng 1 year. Ayan, sabay sila ni Mika, si Bruce Cabral. So ikaw yung 99, then 2000. 99. So ikaw lang technically yung, nung senior ka, ikaw lang yung, did you feel like you had a chance to play college? Honest, wala. Wala talaga. Pero alam mo nung time na pag-graduate na ako, pare,
Alam, I remember, pinuntahan pa ako ni Coach France, eh. Kasama niya si Dino Aldiguer. Eh. Parang pinuntahan pa ako sa IS yata to after ng game. Pinausap ako na parang, oh, ano, sa amin ka na. Grabe, ganun. Sabi ko, wow, DLSU. Dream ko rin yan, sabi ko. O sige, goes, go, okay, game, game, game. O, yan. Tapos nung, oh well, kinuwento ko na, na tapos sa lahat, tryouts ako sa Lasal. Sabi nila sa akin, andun si Mike Cortez, andun si BJ Manalo, andun pa si Dino Aldiguer, ewan ko, 99, andun pa yata si Dino Aldiguer. So wala Mon akong Jose. Pwesto. Mon Jose. Oh, Mon Jose, wala akong pwesto. Sabi, mag-red shirt daw ako, reserve. So, pare, alam mo, nung sinabi sa akin, hindi ko na pinaabot, kasi sa DLSU, merong ano yan eh, nilalagyan na sa lompas yung iyong private ones. Hindi ko na pinaabot, pare, umuwi na ako. At umiiyak ako sa nanay ko. Sabi ko, mama, gusto kong mag-basketball. Oh. Pinapili ako, ano ba gusto mo? Basketball. Pag basketball, hanap ka ng eskwelahan na makapaglaro ka. Pag eskwelahan gusto mo, Lasal ka. Totoo. Sabi ko, hindi ma, ano ako, hanap ako ng eskwelahan. So luckily, meron akong kaibigan, the late Egay Gomez, oh, yung aming dating magaling na player yan, Coach Egay Gomez, sinabi na si Coach Jimmy Mariano, merong player, si Box Soto, na last year na. So may opportunity ako na pag-graduate, inisip lang namin na pag-graduate, ako na next in line. So yun, nag-walk-in ako, nakuha naman. Saka sa bahay namin sa San Juan, pare, pagka nag-commute ako papuntang DLSU, apat na sakay. Ang hirap. Apat na sakay, pare. Jeep, ganyan. Papuntang sa UE, isang G-liner lang ako. Ang sarap pa ng buhay ko, airport. G-liner. So, pinili ko ang UE. Oh, G-liner. To. Sa mga kakalam, G-liner, malaking tulong. Kahit ako, galing ako Antipolo. Ano eh, tight-tight, diretsyong Lasal Green Hills, G-liner lang. Oo, G-liner. Totoo, totoo. So, kuya, syempre, Lasal Green Hills tayo. Growing up, Lasal ang pinapanood natin. Oo. Oh. Lasal. Kaya nung panahon ko, nung Lasal Green Hills ako, T.Y. Tang, J.B. Casio. So, ikaw, obviously, grade school ka pala, Lasal lang tinitignan mo niyan. Oo. So, like what you said, nung nilapitan ka ni Coach France, syempre, parang feeling mo ano, Lasal lang ang team eh. Oo, di ba? Sikat eh. Lasal. Oh, Lasal lang. And then, you come in, masikip yung guard position, pero you made that decision na talagang, wala, gusto ko mag-basketball eh. Oo. Eh, wala nang ibang team. Ah, hindi, yung pala, isa pala kwento ko pare. Ah. So, Lasal ako, okay, lipat ako, ayoko na. Alam mo saan ako nagpunta? Ateneo. Oh. Ateneo ako. Pare, nag-tryout sa Ateneo. Ang ganda na pinakita ko. Ewan ko, sinong kasabay ko ha, sila Tunichi Pinson, yan, tinitira pa nga ako niyan. Pero kaibigan natin yan. Tinira pa ako niyan. Pare, trials ako sa Ateneo. Pare, kinausap ako ni Jollip ha. Paul, okay ka na dito ha. Mag-test ka lang. Mag-exam ka lang. Pare, hindi naman ako sinabihan. Oh my goodness. Hindi ako sinabihan na mag-aral ka. Alam mo anong ginawa ko? Punta ako Ateneo, test. Pare, binaboy ko. Ginawa ko lang, ganyan-ganyan ako lang. Ganyan-ganyan. Ako pa unang natapos, sinambit ko yung papel ko, umuwi na ako. Kala ko kukunin na ako. Dahil sabi sa akin, kukunin na ako eh. Pare, alam mo yung sobrang bagsaking score ko. Kasi binaboy ko talaga eh. Sobrang baba, hindi na kaya hilahin. So, wala akong choice. Hindi ako nakuha sa atin eh. So, susubukan naman nila hilahin kung medyo sineryoso mo na konti. Ay, sabi sa akin. Pero sobrang baba kasi nga binaboy ko, pare. As in, wala akong sinagutang maayos. Kasi ganyan-ganyan ko lang. Kasi wala nagsabi sa akin, pare, aral ka mabuti, ganyan. Siguro, hindi ko alam kung kukunin ba talaga ako, hindi. Eh, pero, yun, hindi ko na sineryoso yung test. Hindi rin ako nakuha talaga. So, you could have been with Ateneo and Lasal. Oo, Ateneo. Yun ang sanog ko, Ateneo. Yun lang, Lasal, Ateneo, tsaka UE na. Sino players nun sa Ateneo? 2000. Sa Ateneo yan, sila Paul Tanchi. Epoch Kimpo. Wesley. Oh, Wesley. Yan, si Kimpo, si... Yung mga yan. Oh, Krabi, pero, in fairness, they were looking for a point guard. Kasi remember, the only like, yung talagang, ito yung mahina pa Ateneo nito. Nung time na nabibreak, nalang yung Lasal Press, LA na eh. Eh, nauna ka pa eh. Yes. Tama, so, may posisyon ka sa Ateneo. Meron. Kikita ko meron talaga. Pero yun nga, binaboy ko yung test eh. So yun, nalaman na ng tao yan. Talagang binaboy ko. Kasi ako unang natapos, ganyan-ganyan ko lang. Umuwi na ako. Para sa mga Ateneo fans nung time na to, muntik pala. Muntik punta sa inyo si Paul Artadi. Yes. Pero, serious question kuya. Bali ba ball pin natin nun? Kung mga ayaw-ayaw? Or ano naman? Talagang... tinamad ka lang or akala mo lalakarin ka nila. So sige na. Yan. Yung akala ko lalakarin na nila ako.
Kung kalat ay akala ko ganoon ang sistema ng Ateneo noon, pero hindi. Kailangan mo talaga mag-aral pa. So mali ako, 'di ba? Yeah, so yeah, yeah. Talagang may purpose ang Panginoon paulit-ulit. So dinilinya niya yung saan ako pupunta, 'di ba? Mm-hmm. Oo, ngayon looking back at it, buti na lang din medyo ginanon niya yung test kasi iba syempre obviously naiwan na legacy ni Kuya Paul sa UE, 'di ba? Diba? Mm-hmm. So coming from a team like LaSalle Green Hills, then you go over to UE. Nothing, kumbaga, just comparing schools. Alam mo naman, pag medyo sa university belt, medyo brusko eh. Yeah. Kumbaga, kuya, galing ka sa LaSalle Green Hills na campus, malinis, punta ka ngayon sa university belt. What was the adjustment like? Yeah, syempre nagulat ako. Lalo-lalo na sa mga kaklase, lalo-lalo na sa mga teammates. Syempre, mga teammates ko noon galing probinsya, di ba? Hindi natin alam. Pero ako pare, lumaki rin ako sa hirap eh. I mean, hindi naman kami mahirap, pero lumaki ako sa isang community din sa amin, sa barangay namin ngayon, sa barangay Balong Bato, na talagang ganun din ang culture. Meaning, makatotoo, hindi mayaman, ganun. So, nag-blend ako ng mabilis. Oo, kasi may thinking or may generalization pag LaSalle High School ka or Ateneo High School, rich kid. Konyo ka. Kanya na ganyan yung sinasabi ni Wesley Gonzalez, nung Ateneo siya. Akala nila may pera ako, laban akong pera. Hindi eh. Ano rin ako eh, cowboy ako. Kumbaga, one of the guys din ako eh. Oh, so makaka-adapt ka naman. Oh. So when you went to UE, naka-adapt ka. When you went to UE, kuya, Coach Jimmy Mariano to. Yes, Jimmy Mariano, tama. Jimmy Mariano. Mm-hmm. Coach Jimmy Mariano, ang earliest memory ko of Coach Jimmy Mariano, PCU na eh. Ah, okay, yeah, tama. So, UE muna siya. Mm-hmm. UE muna siya. Okay, so who were the players nung rookie ka? Players na naabutan ko doon, si Ronald Tubid. Okay, Ronald Tubid, si Bok Santos, si Bok Soto. Okay, yan ang point guard na malupit noon. 5'6 lang, pero kung sa paking ganyan, kung si tirahin ganyan, titirahin ka talaga. Pero ako, wise ako, kinaibigan ko. So, medyo hindi ako tinira. Si Villar, yeah, magaling yan. Villar, si, hindi ko na naalala yung first name nila. Pero yung makalimutin ako. Ayan, group namin na yan. Kuya Ronald was a year older than you? Yes, so 98 siya, pumasok. 98. 99 ako. Ikaw 99. Now, during your first season, ano to eh, ito yung UAAP days na brusko, physical. Oo. Diba? Oo. How was your first season? Having, technically, isa lang ang senior point guard mo, which was Bok. Bok, oh, yeah. Si, kasabay ko, si Bok Soto, pati si Adrian Ronquillo. So, tatlo kami. So, okay naman. At ang swerte ko, yung madali yung practice eh. Alam mo si Coach Jimmy, old school yan eh. 8 lang, 8-8, ganyan. Image. Tapos, scrimmage na eh, di ba? So, dun ako natuwa, hindi mahirap. Hindi mahirap. Tapos, ang mahirap lang pare yung pag-akyat sa gym 5. Akyat ka, 5 floors. So, everyday, bababa ka. Yan. Yun ang mahirap. Okay? Yan na yan. Ang sinabi ni Kuya Arwin. Sa mga nanonood ng show na sa ng channel na to, yan na yan ang sinabi ni Kuya Arwin Santos. Mag-UUA na dapat siya, kaya lang wala daw elevator. Oh, yung pala, di mo dami ko yun, di ba? Mag-UUA dapat siya, kaya lang wala daw elevator. Sabi nga niya, warm-up na daw pag-akyat mo, ano na eh. Pawis ka ni. Oo, totoo yan. Okay, so, your adjustment naman to the college game. Coming from high school, NCAA, first year mo sa college, yung game mismo. Because you entered as a freshman, ilang taong ka lang siguro noon? 17? Oo, mga ganyan. Oo, siguro. Then kalaban mo, sino ba mga point guard itong time na to, kuya? So, point guard na to, sila Chico Manabat, sino ba yung mga sikat? Kaya si Aldiguer. Si Ateneo, si Paul Tanchi. Sa UP, si Ferrer. Ferrer, si Gino. Edric Ferrer. Yes. Oh, yeah. Meron ka na nito, kuya. May playing time ka na. May playing time ka na nito. Siguro playing time ko mga 12 minutes. Pero kahit pa paano. Pare, naalala ko first game ko against LaSalle. Sa Ultra ginawa. Presto. After opening. Oh, nakashoot ako. Kahit pa paano nakashoot ako. First time, sarap palang feeling. Nakashoot ako. So yun yung ano. Kasi pag nasa college ka noon, parang inisip mo, kailangan makascore ako eh. Alam mo yun, yung point, yun yung mindset eh. Second free throw for Paul Anthony Arcadi. The UE Red Warriors soaring on this play, going all the way for the slam. Brought to you by No Fear Jeans USA. Face your fears, live your dreams. Okay, pero hindi yun ang totoo eh, di ba? I mean, dapat yun. Hindi, pero wait lang ko yan. Yung kinagawa mo sa ilasalang kalaban nyo, anong experience mo first year mo? Rookie season, pumarin press.
Oo. Ay, pinakabahan. Hindi ko pa, hindi ko alam talaga. Wala sa sistema eh. Bahala ka nung, bago mo malusutan. Pero hirap talaga kami noon kasi sikat yung time na yun, yung press ng Lasal talaga. So, hindi naman kami tinambakan, pero nanalo ang Lasal ng first game namin. And ano, that was more or less the first time talaga na may isang team na whole game press eh. Oo. Kumbaga, shock pa yun nung time na yun. Kumbaga, paano natin be-break to? Yes, paano natin be-break to? Okay. Hmm. Pero kuya, first season mo, so-so. Was your team strong though during that time? I wasn't familiar. First year hindi. Second year, okay. First year hindi, okay, kasi walang suporta, pare. Ano, second year, that's 2000, ayan na, pumasok na ang Tanduay Group. Okay, Tanduay Group, syempre, the late boss, Bong Tan. Tanduay yun eh, kasi kata ng Tanduay nung 99 eh. 2000, kinuha kami. Pare, nung kinuha kami, ayan na yung suporta. Naka-mineral water na kami. Naka-tape na kami sa paa. Dati, wala. Kanya-kanya eh. Grabe, alam mo, ang tulugan namin ni James Shop noon, parang hotel eh. Dalawa lang kami sa isang kwarto eh. Tapos, tubig kami, may telepono kami. Kompleto kami noon. Dumating si James 2000 eh. Ayan. Yan na. So, yung rest back, dumating 2000. 2000, dumating. Sino ang mga dumating ng 2000? Alam mo, kami ni James Shop, pare. 1999 pa lang. High school pa lang ako sa Lasal. Mag-teammate na kami yan eh, sa Absolute Distilled Water, PBL Juniors, bago ako nag-college nito. Nag-champion kami ni James noong 1999. Tapos, nagpunta kami ng Taiwan, Philippine team as PBL Juniors, champion ulit kami. Dahil bihira yun, tinalo namin Korean team. So, maganda yung partnership na namin noon. So, nag-UE na ako, siya high school pa rin. Nagko-communicate kami. Ano, saka pa pare, Lasal ako. Sabi, ay, grabe, sayang, Lasal. Pero hindi ko lang alam, bigla siya nag-UE. So, wait. So, kasi Tanduay eh, di ba? Oo. Saan si Kuya James nag-high school? Sa ano to eh, sa Iloilo yata to nag-high school. Iloilo. So, he was in Iloilo. Teammate mo siya, Green Hills ka, nauna ka sa UE. Hmm. Sa bagay kasi, sorry ah, in my head kasi magka-text kayo eh, pero wala nga pa no time na yun. So, how did you communicate? Meron bang a part of you ba was trying to? Siyempre, alam mo kung gano'ng nakagaling siguro si James Shop noon. Alam mo na. Oo, naririnig ko na talaga James Shop noon. Kahit hindi pa kami mag-teammate, sabi yan, laking kamay, dumadakdak, point guard. Ganun yung mga banggit sa kanya eh. Okay, guys. Siyempre, takot din ako dahil mawawala na akong posisyon kung point guard, di ba? Pero all around pala. So anyway, si coach, ano, ito is gerang coach namin noon eh. So sabi nga niya, Polo, si James, kinukuha na natin na. Uy, okay ako. Eh, siyempre, teammate ko yan, sabi niya. So, 1998, Ronald Tubid. Tubid, oo. 99, Paul Artadi. 2000, James Yap. James Yap. James Yap, straight from high school. Yes, straight. So, walang residency. Wala. So, nung dumating si James Yap, rookie si James Yap, gumawa na si James Yap nun eh. Kahit pa paano, meron na siyang... Meron na. Siguro average siya, mga 12 points na. So, nung unang dating ni James Yap, kuya, doon pala unang na-form yung Big 3. Yes, yan. So, 2000 pala. R2 Yap nga eh. R2 Yap ang inaano sa amin, 2000. R2 Yap ba tawag? R, Taddy, 2-bit Yap. Yung mga sinasabi nila, tatlo kami talaga. Ako, hindi ko lang alam. Basta ako, naglalaro lang ako eh. 2-bit, makes his move, gets a screen, floats in the air, out to Yap. Yap's still trying to find an opening. 7 on the shot clock, here's Artadi. Artadi with a height advantage, makes the 3-point shot. Gives well. He had another similar basket in the first quarter. Artadi having a hard time. Out to Yap. Yap, one stop and he gets the 3-pointer. Right behind the backboard. Here's Artadi weaving his way out to Tubid. Open for 3. Kaboom! The UE Red Warriors. So yung 2000 na yan, medyo meron na akong breakout games, pare. May 22 points na ako. Tinalo namin Ateneo. Meron na. Dati talagang... lalo na sa eskwelahan namin, pare, para kami artista niyan. Yan yung kasikatan ng UAP eh. 2000 eh. 2001-02 eh. So, ang dami kong experience sa mga, grabe talaga, pare. Memories yan, yung parang UAP stardom namin nila, James Yap talaga. Totoo. Eh, lalo na siguro pag magkakasama kayong tatlo. Kasi ito yung time na ano talaga eh. Kumbaga, ito yung kainitan ng mga rainier season, di ba? Yan yung mga kainita, mga Edwin Bacani, Celino Cruz. Yes, yan batch namin. Celino Cruz. Di ba? So, when James Shep arrived, you kinda had already a connection of the court. Magka magkaibigan na kayo. Ikaw pa nag-welcome sa kanya, if anything. Ikaw pa siguro tara, roommate kayo, ganon. Was he always quiet, kayong dalawa? Ano yung trip ninyo dati off the court? Yan yung gusto nalalaman ng mga tao. Anong trip ninyo dati nung college kayo off the court? Nung college kami, di ba, nasa isang kwarto lang kami. May telepono yung kwarto namin eh.
yung pala yung telepono yun, na nakikita kung gano'ng kahaba sinong kausap mo, may record. Kaya galit si Coach Intoy, pinagmumura kami, oh, na bakit nyo ginagamit? Siguro sa Iloilo tinawag ni James. Nagalit si Coach Bo, ano eh, si James, chickbo yan eh. Kahit na ganyan yan, ang daming chicks niyan. Napagalita kami, alam ni James yan, na minumura siya, or kami na, bakit yung ginamit yung telepono, eh, ano yung Iloilo yan. So yung bill, alam mo yun, nakita, ang haba, oh, puro, ayun, inalis yung, ano, inalis, unti-unting inalis yung mga telepono, yung mga ganyan. Pero James, going back as a kaibigan, wala, pare, simple lang yan. James Yap, oh, pinahiram ni, ano yan, pinahiram ni the late Bongtan niya ng kotse. Pinahiram. Parang coaching pinahiram sa kanya, kahit hugasan mo, madumi pa rin. Ganun ka dumi. Ganun ka, sorry for the word, pangit, yung binigay na na sakyan sa kanya. E, siyempre lang naman si boss eh, ano rin yan eh. Medyo, ano rin. Eh, simple lang rin, di ba? Hindi niya ibibigay sa'yo yung maganda. So, James Yap and you, ano lang, mababa kong kaligayan dati guys, landline lang, ayos na sila, walang cellphone, walang internet. Landline lang. Tapos ang sabi pa ni Kuya, ganyan lang si Kuya James, pero dami chicks yan. Eh, mukha naman, yeah, ano, pogi naman talaga, Kuya. Mukha naman. Eh, James Yap yan. Eh. Tsaka parin, coach niya, minsan pag dala-dala niya, alam mo yung sa gabi, bigla na lang may gaganyan, no? Meow! Yung pala may pusa sa loob ng kotse. Oh my gosh! Ganun nga yung mga kwentuhan na ganun eh. Kinakwento niya eh. Natawa ako ng tawa. Eh si ano? Kuya Ronald? Tubid? Ronald, wala eh. Sariling ano yan eh. Sariling apartment yan eh. Siyempre, ano na siya noon eh. Senior na siya noon. EBL na yata siya noon. May pera na, di ba? So, sariling ano na siya. Practice na lang kami nagbitita niyan. So more of kayo yung medyo mas mga bata. So, tapos siya medyo sa bagay, PBL na nun. Third year, mag-PBL na siya nun. Eh. PBL, dapat PBL ka na nun. How was your 2000 season? When, 2000 when season, Kuya James arrived? Ano kami? Ang ganda ng 2000 season ko. Siguro I averaged 12 points or 13 points a game. Parang, alam ko, kung manalo kami ng Final Four ni NU, ni Bagyon, yung Bagyon na point guard. Oilan Bagyon. Siya nag-Mythical 5 eh. So kung kami nanalo siguro, I might be included in the Mythical 5. Oh. Siyempre, dream ko yun eh. Di ba? Best 5 ng UAAP. Ito yung College Division 1, di ba? UAAP. So, hindi kami natalo kami ng Final Four eh. Overtime. Ganda pa naman yung game. Wow! So, so it was Paul Artadi versus Froilan Bagyon, Jeff Napa. Yan, oh. Jonathan yan, Fernandez. Yan. Mga ganun, di ba? Yeah. Sorry, brother. 2001 pa rin. 2000, ito yung Final Four kami against Baguio, sila Cyrus Baguio. So, ano ako nito, hindi pa pala. Ang breakout year ko is 2001. 2001. Pero 2000, Cyrus Baguio pa pala. Lang, kasi starter na ako. Yeah, gumagawa, nag-best player na ako noon that time. Pero hindi pa yung pang star level. Kumbaga, top point guard ka ng UE. Hindi pa yung 2001, ito na. Yan na, 2001. Ito yung... Ito ba yung Ateneo series? No. O2 pa? Yun. O2 yun. Okay, O1 muna tayo, O1. James Yap was... Na. Ito na. Ito yung naabutan ko kasi talaga, Boise Summer. Ito na yung medyo may ano na ako. Grade 4 na ako nito. Sorry. Studio 23 na to, pare. Studio 23. Naalala ko yung... Yung sa Loyola, yung laruan namin, yung sa All-Star, inuwi pa sa All-Star, yung sahig. Tama. Yun yung dumating yung kung saan nag-dunk contest. Guys, para sa mga hindi nakakaalam, yung floor na nag-dunk contest si Vince Carter, kinuha ng Ateneo yun. Tapos nilagay sa Blue Eagle Gym muna. Blue Eagle, Loyola. Bago nila nilipat yun sa Moro. Yes. So, nung 2001 season, ito yung magandang flooring. Yes, pare. Oh. Was this the first year also sa Studio 23? Yata, alam ko eh. Studio, hindi, second year na. Second year na. 2000 yung first eh. 2000 yung first. 2001 so, na. This was more or less the season na talagang grabe yung exposure. Yes, exposure grabe. Grabe na. Magazines. Pare, lumabas pa nga ako sa Cosmopolitan. Alam mo yung... Cosmopolitan. Pula lang yun nandito. Kasabay ko si Luis Pantano. Kasabay ko si Ali Pig. Yung mga goping-goping na. Pare, alam mo, nung ako, pare, honestly, araw-araw ako pumapasok sa UE. If I can, I go. Kahit wala akong alam, nakikinig ako, andun ako. Pare, alam mo yung nagsasubject kami. Siguro may limang estudyante na may hawak ng Cosmopolitan. Ihintuin, ma'am, saglit.
ni Papa autograph lang. Autograph ako pare yung Cosmopolitan ko. Ganun ako ka ano noon sa UE. Grabe. Pang FHM, oh. Bola lang. Bola lang yung nakatakit. Bola lang. Pero naka-boxer naman tayo. Naka-boxer naman. Pero sa picture mukhang wala. Oh, mukhang wala, pare. Ano, na-controversial pa yun. Na-interview ako ni Boy Abunda noon. I mean, ando na yung ano eh. Parang artista ka na rin that time eh. Artista ka na rin. Totoo, totoo. So this was the 2000. Sorry, nalilito na ako. 2001. 2001 to, yes. 2001. Ito yung breakout season mo. Yes. Did anyone else arrive in 2001? Ito na ba yung Arnold Booker, KG Canaleta? Dumating na ba? No. 2001, ano pa lang to? Sila Olan Umiping, ayun na, nabubuna. Arnold Booker. Yeah, si Arnold Booker kasabay ko yun eh, rookie yan eh. Oh, ayan, unti-unti na nag-gel kami kasi ang tagal na magkakasama na eh. Tapos, pare, puro ano kami, champion kami sa lahat ng, halos ng lahat ng liga eh. Pero pagdating sa UAP, hindi ko alam, may konting hindi para sa amin, di ba? Malas. 2001, so yun, 2001, ano kami, knockout game against NU. This is the first time na papasok ang NU sa Final Four. Kami naglaban. Sa Araneta Coliseum pa, parang alala ko, tinalo kami nun. Tatalo kami ni Froilan Bagyon. Siya yung nagpanalo nun eh. So, yun, masakit para sa amin kasi isang game na lang, Final Four na kami. So, diba? You haven't tasted Final Four yet? Hindi pa, oo. So, 99, 2000, 2001, wala. Yung 2000 at 2001, always kami yung panglaban sa Final Four. Knockout game. Oo, panlima lagi. Panlima lagi. Oh. So, ito na yung, kumbaga, na. Kompleto na yung puzzle, 2002. Oo. 2002, pare. Pare, before ng 2002, may mga yun nga, sinasabi ko sa iyo, may mga liga yan. Pare, lahat ng liga. Champion. Sina-champion namin. Lahat ng liga. So, mga nanonood sa amin, punta kami probinsya. Para kami rockstar eh. Kasi UE, I mean, ando na eh kami. Matulog na matulog na kami. Punta kami Bacolod. Grabe yung following namin. Nagpapa-autograph pa yung kapwa. Yung player ng probinsya. Pare, papapicture sa amin. Parang, oh, okay. Parang, di ba? Nasa starstruck sila sa amin. Totoo. Ni James and Ronald. So, yun, 2002, going to 2002. Kami yung, ano, I was parang sinasabi nila number one point guard noong 2002. Mm. Oh, na sinasabi nila na UE nandyan dahil sa amin ni James. Parang bar none, I'm the best point guard. That time, ha? Yung 2002. Ay, sorry, 2003 yata. Nalilito ako. 2003. 2002, hindi pa. Kasi I have to prove something pa eh. Hindi pa wala pa ako nabuprove eh. So, andyan pa rin sila, Cortez pala. Everyone will be spreading some Christmas cheer today. We'll bring you the war between the Warriors and the Green Archers. Sorry, andyan pa sila 2002. LA, andyan ba sa LA? LA, parang bagong pasok si LA. Bagong yes, rookie year ni LA. So, ano na ako, andyan na kami. So, yung nire-rate na magiging Final Four na. Ito yung 2002. 2002, totoo. Kasi ano to eh, kumbaga si James Yap, third year na. So medyo ano na, mama na. Yeah. Tapos, it was always you, Kuya Ronald, and Kuya James. Kayong tatlo yung big three eh. Pero, matindi yung may Canaleta, Booker, Olan, Estrada. Yes, Masbang. Masbang. No? Oh my gosh, yung mga pangalan. Paolo Balde. Paolo. Ay, si Kuya Paolo. Yeah. So, you guys were the, kumbaga, kung boy band kayo yung nasa harap. Pero, grabe din yung supporting cast nyo. Yes, tama. Talagang malalim. Oo, malalim. So, 2002, sino nakalaban nyo sa Final Four? Ay, paano kayo pumasok muna ng Final Four? First time? Ano kami? Twice to beat kami. Number two kami. Number one ang LaSalle. I remember we had the 8-game winning streak or 9-game winning streak against LaSalle's 11-game winning streak. Naglaban kami. 8-game to 11-game winning streak sa Rizal Memorial. Naalala ko pa. Natalo kami ng LaSalle. So, bagsak kami ulit. So, pero number one na LaSalle nun, at that time, number two kami. So, twice to beat kami after elimination. Oh, so twice to beat. After, and LaSalle was, ano, Mike Cortez, Willie Wilson. Alam na natin yes, yan. Yes, okay. Kayo, and then third was Ateneo. Ateneo's third, yes. So, ito sina Larry, Enrico, Rich. Grabe, time na to, guys. Ang daming time namin. No? Sa ano naman, yung number four naman, UST. Baguio, UST, Cyrus, Gelig, Evangelista. Ganun, yeah, di ba? Grabe yung time na to. My gosh, nostalgic. Mm. Oh. So, ito na yung twice to beat kayo against Ateneo. Yes. Twice to beat, ito na yung, alam na natin, ito na yun, yes. Di ba? Oo. Oh, ito na yun. So, what was that like entering that game? Kasi, you guys were the favorites. No, not entering the game. Entering the first game muna. You guys were the favorites. Kasi nga, grabe kayo nun eh. And the other side, papasok pa lang si LA nito, kakapasok pa lang eh. Hindi pa, kumbaga, mas senior kapat kayo eh. Yes. Diba? So what was that like, yung series na yon na
Grabe din yung underdog mentality sila noon eh. Yes, yes. So pero malakas din sila. Andun sila, andun na rin si Alvarez, sila Enrico, lakas rin nila. Wesley. Pero, yeah, Wesley, solid din sila. So grabe support sa amin na UE talagang. Alam mo yung UE, pinakalaging maraming nanonood yan. Noon ah. Kasi bus-bus ang dinadala niyan eh. Kumbaga kasama sa school league. Parang PE o doon ka sa UE manood. So yung support sa amin, grabe. So ako, I believe talagang kaya namin eh. Hindi lang talaga nagtugma yung laro namin ni James no first game eh. Pangit laro ni James. Na-check siya. Tapos kinabahan kami. First time namin sa Final Four. Yun, sa mampalad, tinalo kami ng more experience or more, magandang laro nila that game. First game. So second game na. Ayan na. Bawin ulit, bawin. Oh. Ako maganda naman nilaro ko that time. I remember I scored 17 points. So maganda yung ginawa ko niya. No? Second game na. So second game, hindi ko alam kung ito na yung bakbakan eh. May mga kasi pare, meron din mga refereeing loko-loko eh. Alam mo yung may refereeing eh, kung game 1 ba to? Yung lamang na kaming dalawa, parang tinechnical, binigay lang yung bola ni Ronald Tupi. Tinechnical siya, nag-free throw pa. So, hindi para sa amin. Anyway, game 2, ito na, crucial na to. Do or die. Kaya nga, ito na yung future namin eh. So, maganda yung laro namin. Okay, maganda laro. Lamang pa kami noon. Pare, this is I remember ah. Last second, mga 16 seconds to go, may tumira sa amin. Na-rebound ni James Shop. Rebound. Lamang kami ng all ang score, all. Sorry, all. Rebound ni James Shop, binigay sa akin. The shot clock is off. This is for the win. 14, hawak ko yung bola, 14 seconds. Pare, naririnig ko yung Ateneo, yung Ateneo. Basta may cheer silang, go! Get parang, that ball! Ang sarap, no? Parang huminto yung mundo ko. Ang sarap, hawak ko yung bola, all. The ball against Tenorio. You see the diamond. Parang sabi ko, ako na magiging hero nito. Sabi ni James, Patayin mo na yung shot clock. Ubusin ba? Okay. So, tawag akong pick and roll. Paborito ko. Pick and roll. Pare, pag pick and roll ko, si LA, imbis na ganyan depensa sa akin, gumanyan, mabaloko. Gumanon sa harapan ko. And, mabilis ako. First step ko, iwan ka talaga. Eh, gumanyan pa. Tapos, yung bantay niya, wala sa harapan ko, parang gumanon. So, mali si LA noon, dahil ba't siya gumanyan? So, diretso ko, libre. So, wala pang 10 seconds yun. Diretso ko, 14. We're all tied up at 70. Pare, tinapik ako ni LA sa likod. Kukunin ko yung bola. Gusto kong, siyempre, i-recover para ilaya. Pare, na last touch ako. Pare, na nangyari yun. Time remaining. We're all tied up at 70. Crossover move. Artadi loses control and it's out of bounds. Alam mo, parang binagsakan ako ng malamig na tubig. Nilabas ako ni coach. Habang naglalakad ako, alam ko, masamang salita sa akin. Lakabas ako, labas. The Ateneo ball with 7.8 seconds left. Wow. So, Paul Antani. Nakatayo lang ako, nakakumot ako, nakaganon ako. Tapos play na nila. Pare, nashoot ni Jack Chio. Boom! Ganyan lang ako. With the ball, he gets it across. Drives against Chia, forces his way, picks up his dribble. Out to Chia, 1 second left for the win! Yes! Jack Chia right there for Ateneo! Oh my gosh. Oh my, ako ang sinisisin. Sabi, nagbenta lang ako ng laro. Oh my gosh. So, nung time na yun, nasa locker kami, ako iyakan. Sa mga nalok. Pare, I decided na parang ayoko na mag fifth year. Kumbaga, nabalita ay na parang hindi na natapos si Artadi yan ng PPR yan. Pero eventually, tinapos ko pa rin. Pero masakit eh. Oh, masakit yung nangyari. Talagang siguro, kahit sinong Ateneo UE, pag sinabing 2002, remember nila yung Jack Chia, yung shot niya, Artadi, di ba? Yung mga cast eh. Kahit kayo, nalalaman nyo pa rin yun, di ba? I was, atinista ako nun eh. So I was watching talaga. Talagang when Jack Chia hit that shot, nagkagulo sa amin eh. Pero, nung possession na yon, talagang sabi ni Kuya James, ikaw na, kasi ikaw naman talaga yung senior. Kumbaga ikaw na, diskarte mo na. Oo, diskarte na. Patay na yung oras. Pero kung hindi ginawa ni Kuya LA, yung gumilid siya, hindi ka sana magmamadali. Hindi ako magmamadali. Papatay mo sana yung oras. So, kinaklak siguro overtime, pero bibigay ko pa rin kay James eh. Siya ang scorer namin eh. Kumbaga, dahil akala mo, siguro, isa bagay, spur of the moment, akala mo, nagkamali si LA, take advantage ako dito. Diretsuhin ko to. Yung forte ko eh. Iwanan kita, layup pang ito sa harapan eh. Pero so, natapik sa likod ito. Siyempre, no foul eh. Kamay eh. Natapik, tapos kinuha ko, last touch ako. Nung that time, alam ko na yari. Patay, nilabas talo ka pala noon? Nilabas ka pala noon? Nilabas ako. So, nasa bench ka nung tumira sa Jack Chia? Yes, nasa bench ako nung nasa
kagulo na, takbuhan. Wala na. Jeffrey wins it for the New Eagles as they fall on the floor. So going out, malamang yung crowd, oh, like that moment, I'm sure hindi mo makakalimutan yun. Nung wala na. The turnover, nung naglalakad ka, dead ball eh. So tumigil ang mundo. So nung naglalakad ka pabalik ng bench, pinagbumura ka na. Oo, oh, ayan na, alam ko na. Mga, di ko na ako na makinig kasi wala na eh. Ano ba yan? Sabi ko, ano magkasala, maling ginawa ako. Tapos na. Again, going to 2003 na pare. Ayan na, wala na si Cortez, wala na si Lino Cruz. Ito na. This is my, ano, pare, nung 2003, okay, bago mag-2003, pare, 2002, tapos ayaw eh. Pare, kinuha na ako ng well-coat house paints. Wow! Pare, the dream ng isang player, kumbaga sa Ginebra, PBA, Ginebra, dream mo. Pag isa kang amateur player, dream mo maging well-coat. Well-coat is the top yan. Pare, kinuha kami ni Ronald Tupit. Well-coat? Kasama namin, Romel Adukul, Mark Pingris, Eddie Laure, lahat na magagaling sa NBA na nalipat, na nag-close sila, napunta ng PBL. Pare, kakampi ko. Wow, sabi ko. Ang ganda pa noon, pare, nag-champion kami. So, ako na. Ako na talaga. Kasi champion sa PBL, as a number one point guard, well-coat. Pagbalik sa UE, eh, college lang to, pare. Ako, champion ng PBL. Eh, kalabang ko, sila Aldeker na, wala. Parang ano na ako noon, iba na yung laro ko noon. So, yun na yung sinabi nilang, Paul Artadi is the number one point guard in 2003. Oh, totoo. Nasunod ako noon. Ayun na, talagang hari na kami ni James Shop noon. So, hindi rin kami nanalo sa Final Four. Okay. Yung FU naman kalaban namin, FU. Pero totoo, like, everyone talks about this, lalo na pag era ninyo, na pag nag-PBL ka, iba yung dala mong kumpiyansa pagbaba mong UAP. Tama. Ibang-iba. Pero mo, basta ma-PBL ka, brother, kahit anong team mo, basta PBL, sinabing, ah, PBL yan. Oh, PBL. Sa akin, pare, hindi. I'm champion ng well-coat, na point guard, pare, ng well-coat, at bababa ka sa UE, iba. Para akong, ano, no, nasa langit noon, no, nag-champion kami. And, guys, dun sa mga, ano ngayon, if you're constant viewers also of the channel. Yung mga kakwentuhan ko dati, lagi ko sinasabi to. It was well-coached first, Harbor Center, and then nung D-League na NLEX. Ito yung mga teams na matadaya eh. Talagang lalakas eh. Well-coached, Harbor Center, NLEX. Yun yung teams na yun. So, tama. Well-coached was really PBL grabe, time na yun. Sobra yun. Diba? Time namin yun. Mm. So, after the 2002 season, coming into that off-season O3. Na nag-well-coached ka, may part of you na gusto ko nang mag-focus sa ano, meron kang ganun na parang, uh-huh. Kasi totoo like yung noise ibe. Uh-huh. Siguro nung kung may social media nun, grabe lang. Ayo, kung may social media nun, grabe. Kung may hashtag ka. Oo, uh-huh. Yeah. 'Di ba? And talagang ano yun, like flat out, alam mo na, you said it, talagang pinagbintangan. Talagang yeah. Pinagdudahan and uh-huh. I remember parang first few years pa lang to na lumalabas yung word na benta eh. Parang yes, ano yun? Yes. Ano yun? Di ba? Ano yun? Kaya pare, alam mo, bigyan ka ta kwento. 2000, pumasok si Boss Bong, 2000, di ba? 2000. Yeah. Alam ko, nung O2, pare, meron kami dinner. Dinner kami ni James Shop. Dinner kami, usap kami, steak. O, Boss, how are you? Sabi sa amin ni Boss. O, Paul, kaya nyo ba yung Ateneo? O2 to. Kaya nyo ba Ateneo? Siyempre kami ni James. Oh, siyempre, Boss, kaya namin yan. First game namin Ateneo, pare. Elimination first game. Sabi ni, si Boss Bong, nakakommunicate. Yun, pare. Alam mo yung communicator Nokia? Yung communicator, ha? Pare, communicator. Sige, sabi niya. Sabi ni Boss, sige nga, pag nanalo kayo, bibigyan ko kayo ng tigisan ni James ng ganyan. No, communicator. Sige, Boss. The next game. Nanalo kami. Bago. Pinadala na kami ng communicator. Siguro 50 mil isa nun. Pare, ako sa skwelahan, gamit-gamit ko. Ilapang ko siya. Sabi niya, nagbibenta ng laro yan. So, hindi nila alam yung story, pare. Siyempre, kami ni James, ang pinaka, ano niyan, nag-dinner kami, natuwa si Boss na nanalo kami sa game ng Ateneo, niregaluan kami ng communicator. Siyempre, kung magbibenta ka, ba't may expose lahat ng, di ba, kami as a obedient na soldier ni Boss, nanalo kami, binigyan kami ng regalo, ano kami? So, yun yung makakaka na nagbibenta ng laro. So, hindi mo maiwasan. Totoo. And this was coming from, obviously, manager nila ng time, handler nila ng time na yun, si ano, Boss Bongtan. Parang yeah. Binigyan ni Boss MVP lang na cellphone. Parang yun, hindi yun, siya. Right. Pero oo nga, yeah, like, hindi mo naman may explain sarili mo. People will just talk behind your back. Tama. Tapos pag yun ang kumalat, wala ka na magagawa. Wala ka na masasabi. Yeah. Diba? Yeah. Especially so, that yeah. 2002 season. Ito, kuya, ang alala ko, may kwento pa yung mga
ano daw, yung, ano tawag mo dito, yung before the game daw, ganito, oh, cellphone, ganito. So parang, hindi mo naman, wala naman ano eh. Walang proof. Wala, wala. Oh, diba? Kwentong kutsero. Oh. Kwentong kutsero, yep, diba? Yep. Bahala so, lang sila kung gusto nyo maniwala. Hindi. Totoo, yep, totoo. So ngayon, nandito si Kuya Paul. Talaga na, nakikita natin na ridiculous yep, yung mga yep, ganong chismis. So entering the 2003 season, you had a chip on your shoulder. Yes. Na, ah! Yep. Yan ang tingin ninyo. Kumbaga. Oh. Yeah, yeah, yeah. Oh. Was, did the UE fans give you a hard time also? UE fans? No, ha? No. Wala akong naniwala. So loyal wala yung UE. Alo, loyal lang UE, walang problema sa UE. Yun ang kaganda. Kasi nga, that time, wala pang social media. So, ako pare sa mga intriga-intriga na ano rin ako eh, nadadala ako eh. Buti nga, walang social media pa that time. Siguro pag may social media, sigura na laro ko. Yung sinasabi nilang gano'n, di ba? So, hirap yan. Yeah, kaya swerte, wala. So, I keep playing lang. Laro lang lang ako. Laro lang 03. Mm. Plus, PBL player key, mayroong pera sa PBL, kahit anong sabihin. Yeah, sweldo kami noon, no? Sweldo okay namin ni Ronald Tubid noon, nasa 20,000 na. Oh, malaki na yun, malaki na yun dati. Malaki na yun dati. Oo, oh, welcome. So, 2002, you went up against a, kumbaga, a energetic Ateneo team. Mm. 2003, Arwin Santos. Arwin, yan, FEU, yan, sila Denok. Oh, Denok. So, kumbaga, nasasakto eh, laban-laban naman eh. Yeah, saka parang match-match kayo nun eh. Eh, minsan, yeah, kahit naman maganda laro pareho, may isang matatalo. So, laging yeah, nasasakto na. So, hello, your highest was, in 2003, anong place kayo nun? 2003, ano kami nun eh? Parang FEU, parang best of three nangyari. Kasi tayo kami, second, third, pagbaga. Best of three. Best of three. And kuya, 2003, nandito pa lahat. Kuya Ronald. Ay, wala na. Ah, wala na, Ronald. Wala na. PBA na. So, it was you, Kuya James, Olan Umiping. Olan Umiping, yeah, Arnold. So basically everyone except Kuya Ronald. Tubid. Yeah, yeah. So alam mo na yung, kumbaga, yung core, nandun pa din. Yep, nandun pa rin. Malakas pa rin kami nun. Kasi kami pa rin ang rated na. Ito na naman mag-champion, UE. Solid na. Pero wala, hindi talaga maabot. And Coach Boyce, nung time na yun, talagang pinapapayaan lang kayo, no? Kumbaga, Miskarte ka dyan. So madali yung UAP siya yung third, ng fourth, fifth year mo, malamang. Parang, hindi naman sa madali guys, pero like, iba eh. Iba yung... Probably reset himself. The ball's still loose, stolen by Atari. Atari against Alvarez, and he hits the layup. Inside they go, to Villanueva, double team, lost control. Here's Atari, foot race against Bonacher, all the way to the basket, the lead is three. Well, here's that fast connection, fast break. More than once now for Paul Atari, brought to you by Globe Handyphone, making great things possible. Yeah. Mythical 5 din ako noon, MVP si James. So, nakuha namin yung individual awards, pero hindi pa rin ano eh. Masaya pag kahit na, pare, hindi nga naalala kung Mythical 5 ka eh. Nananalo ko sino nag-champion. Diba? So, baliwala. Diba? Totoo. But, you knew na yung pangalan mo nandun. Oh, yeah. Nandun. So, when did it occur to you na pang-PBA ako? Third year yan, pa lang yan. Ba? Oh. Third year? Hindi, pare. Wala. Hindi ko in-expect yan. Kinakabahan pa nga ako. Madadraft ba ako? Pare. Hanggang fifth year? Ay, sige, sige. Go lang. Go lang, kuya. Pare, I will show you a book. Ha? A book. Ito, pare. Ito, I have a book na yun. No? Purpose-driven life. Okay, pare. Wow. Pare, ano lang. Nung isang araw, binasa ko lang. Pare, may date dito. October 27 ko binasa. Pare, nakalagay yung sulat kamay ko po. I pray na sana mag-drop ako sa PBA. Parang ganun. Sa'yo na yan dati pa. Oo. Teka, saan na ba yung brother? Pasensya. Hindi, go lang. So, yeah. Sa'yo na yan dati pa yung librong yan. Oo, 2003. Oh. Ito, kinta ko sa'yo. So, nire-read mo lang, re-read. Oo. Nire-read ko lang, pare. Sa gulat ako, may ano, nakalagay yun. Oh, since God knows what is better, October 28 nakalagay 2003. So tapos ito yung AP, pare. Ang nakalagay question, since God was his at best, in what areas of life do I need to trust him? Sabi ko, in my basketball life, I pray that I'd reach the PBA, you know, hoping and I trust God that he will. Pare, lupit, 2003. Oh. So yun, pare, alam mo, sabi ko nga si manager ko, Coach Charlie D is the manager. Charlie D. Coach Cha. Oh, PBA ba ako? At draft dito ha, kumakain pa lang kami sa isang restaurant bago mag-draft. Oh, kausap po na Santa Lucia, kukunin ka na. Hoping. Pero pare, as first round goes by, hindi ako na-draft. Second round na, first pick, second round, 11 pick ba, eh? Doon ako nakuha, ng Pure Foods. Pure Foods. Wait, so,
Kuya, rated kang number one point guard in the UAAP. Nag-champion kang well coach. Kinakabahan ka kung mag-PBA ka. Yeah. Kasi that time, yung ano ko, yung parang ano, ang ano ko kasi yung shooting ko. Assist ako. Pare, alam mo, makaramihan hindi rin nakakaalam, pare. Magaling ako mag-steal eh. Mm. Pare, yung kamay ko, pare, full of ano yan? Full of, ano yan? Tinidor. Mm. So, yung tinidor ko dito, Mikey, yan dyan. Dito yung maga. So, ang ginawa ko noong 2003, pare, tinape ko yung kamay ko. Ganyan, hirap tape. Yan. Pare, so yung tira ko, nasanay na, nung inalis ko yung tape, pag tumitira ko, nakaganyan. So, nahirap. Dun talaga, honestly, dun nasira yung aking kamay. Pare, nung high school, I'm a shooter, pare. When I go up to the PBA, nawala na yung kumpiyansa ko. Pero nung nakuha ko yung kumpiyansa ko, pare, alam mo, nung minsan, mas mataas pa yung percentage ko sa 3 points kay James, eh. I mean, I'm a shooter, I believe. Here's Artadi. Artadi with a height advantage. Fix the... Arnold Booker out to Artadi. Open, 17-3. Second shot lang. Artadi's outside shot. The assist para sa isang team na nagra-run ng triangle offense. Kick to Artadi. Another three. Wow! Talk about changing your game. Nasira lang talaga dahil dito sa tinit ko, hindi na nawala. And, kumbaga, when you got that reputation, kahit papano, kahit anong sabihin mo, papasok at papasok eh. Oo, na, iniiwanan ako, ganyan, nung PBL na yun, yun na, 2003 na, nung lately na hindi na makashoot yan, ganyan. Yeah. So, yun, siguro, kaya bumaba yung ano ko, mga kumpiyansa. Yung kumpiyansa, tsaka yung rating ko sa mga PBA teams, di ba? Kasi, I remember there was a time ang balita sa kali, kumbaga, the word in the street was, layuan nyo si Paul para hindi makadrive. Yes. Layuan para patirahin na lang. Kaysa dumrive, patay tayo pag dumrive eh. Yes, diba? tama. So, even if you were the top point guard on the college level, that was in question. Yes. Shooting ba? Tapos kuya, anong batch to? Sino yung mga picks nito no first round? Yeah, malakas din kami. First pick yan si Rich Alvarez, James Rich Yap, Alvarez. Pingris, Ranidel, ayan sila, Wesley, malakas. Sino David, point guard? Point guard na nag-draft sa first round, pare, si Denver Lopez. Eh. Alam mo, kilala mo yun. Denver Lopez. Tapos yun, ako yung point guard din sa second round. So, you were in the second round, pero technically, wala rin naman point guard na kinuha sa first round. Isa lang. Parang wala. So, technically, ikaw pa rin yung top point guard sa draft. Siguro, yeah. Talaga nauna lang yung mga Ranidel. Yeah. Given na yun, mga big man eh. Kumbaga nauna yung mga yun. Yeah. So, when you got picked by Pure Foods. The shot was in question. This was Coach Ryan. Ryan. So, unang-una, no, akala ko ba Santa Lucia ang pipick sa'yo? Yes, biglang wala. Hindi pinick. Hindi ko alam kung mapipick nga ako. Yan nga, duda ako eh. Pero napick din tayo ng Pure Foods. Eh, luckily, kakampi ko ulit si James Yap. Yun. Totoo, second pick si James Yap. So, kami, talagang minarket kami ng PBA. Ganda, poster kami, poster boy kami pare, billboard kami sa EDSA. Talagang ibang klase nun, kahit na kami yung bagang poster boys. Poster boys, kumbaga si Kid Lightning, tsaka si Big Game. Kid Lightning ka na ba nun? Yes, Kid Lightning na. Yung rookie year ko, pare, sobrang bilis ko nun. Hindi ko alam na mabilis pala ako talaga. As in, pare, nandali ko iwanan sila lahat noon, nung PBA nung time na yun. So, doon ako tinawagan ni Kinito Enzo na yan, Kid Lightning. And also, you were quick sa UAAP, pero, like, in all honesty, mas mabagal ang laro sa PBA. Eh. So, mas lalong nakita yung bilis mo. Yes, tama. So, when as a rookie, incoming rookie sa PBA, medyo plus points nga, sabi mo, kumbaga it became more comfortable kasi kasama mo si James Shep eh. Yes. Dati. Yeah. But how was that? Kumbaga, dalawang rockstar to eh. Memorable, pare. Alam mo, first game ko. First game, PBA against Coca-Cola. Alam mo, sinong nandun? Johnny Abarrientos. Pare, Johnny. Eh, first game ko. Okay. Pare, nag-free throw, pinasok ako. Idol. Tinatapik ko pa yung point ni Idol. Pare, alam mo, that game, I was the best player of the game. First game ko. I scored 9 points, 8 assists, 3 steals, ganun. Tapos ako pa yung nagpasa kay James Shep na first dunk naman ni James. So, yun ang first game namin, panalo kami. Tapos ako pa best player. That year, 2004, ano, all-rookie team naman ako. Napasok ko sa all-rookie team. Kay ni James. Kami ni James, yes. So, when you entered Pure Foods, kuya, sino ang, ano nito?
Sino players nito? Players nito, syempre si Idol Alvin Patrimonio. Ano pa si Noy Idol? Castillo. Oh, Noy Castillo. Gilbert Dumape. Si High Sucks Noy Castillo. Linis nun. The shot clock winding down. Noy Castillo. Noy Castillo knows the situation. Going to his right. Making the defense commit. Turning towards his left. And then... So who was your senior? Who was the top point guard that time? Top point guard there, si... Hindi, ano eh, si Rob Johnson. Ay, hindi. Rob kilala Johnson. Yun. Si ano? Yeah, yung malaki. Si The Bulldog. Si The Bulldog. Rob Johnson. Tsaka si Noy Castillo. Noy Castillo. Kinukombo. So sila yung ano mo? Baga sa kanila ka natututo. Yes. How about yes. the physicality in the PBA, kuya? Kasi... Alam natin 'to, pag mabilis ka, sandali lang gagawa natin ang paraan niya. Oo. Ay, hindi naman, parang hindi naman ako nakaranas ng ganun. Ah, hindi. Oo. O bakit hindi ka lang mahabol? Sinusubukan nila. Hindi ko alam. Honestly, hindi ko wala akong naramdaman na talagang sinaktan ako or whatever ng PBA player, veterano. Talaga? Kasi 'di ba usually, pero you know that, 'di ba? Siguro ikaw nung veterano ka na, parang ang bilis nito po dito. Oo, nananapak ako dati ng ano, mga yung parang hindi ka nirerespeto, alam mo 'yun? Pare, sinasap ako pag seryoso, tiga Mapuan, di ko alam ang pangalan. Yung MMBL lang, yung PBL player na ako dati, yabang ko kasi dati. Sobra eh. So, sinasap ako, nakita ng referee. Alam yung referee na okay lang. Uyaan mo yan, basta huwag na ulitin. Dahil alam nila, kinala nila ako noon eh. Diba? Oh, punot natin ka na eh. Tapos kalaban nung Mapuan noon, yung hindi, di ba? Iba yan eh. So, hindi ka nakaranas sa PBA? Sobrang no, bilis no, hindi. Hindi, talaga? Hindi. Nina Johnny A? Magmabilis no, ka? No. Hindi. Hindi ako nakaranas yung binalibag ako. Ganyan, hindi. Siguro mabait din ako noon. Respect ko rin sila. Respect lang, di ba? So, when your first season, Mythical Team, ang ganda na naman ang pasok na yun ni James. Kaya hindi na natapos yes. yung ano ninyo, yung oo. Status ninyong rockstar. Eh. Yes. Di ba? When did it... kailan ka naging top point guard ng Pure Foods? 04. Honestly, hindi naman ako naging top point guard ng Pure Foods. Kahit nung career ko sa Pure Foods. Pero ako, isa sa energizer. Alam mo, fina-first five ako lagi ng coach. First five ako. Oo, pero hindi ako yung finisher. I know na my role. Hindi ako pang star player. Nung nasa PBA ako, I know my role. I am a glue guy. Lalo na sa locker room. Lalo na yung energy. Energy lang talaga. Yeah, yung puso. Yeah. Sa puso. Pare, gumagayon ako lagi. Offensive foul, steal. Energizer. So, alam mo, luckily, sa Pure Foods, I got 2 championships. Yeah. 2. 2006, tsaka nung kwento nga, nung umalis ako nun eh. Pare, yung umalis ako nung ano, 2004, 5, 6, 2007. Yan, 2007, medyo may rift na kami ni Ryan Gregorio, ni coach. Bakit? Oo. Kasi, binapabago niya yung tira ko. Dami, lalo kung nawala ng kumpiyansa. Iga nga, 04, okay pa. 05, yan na, pakunti-kunti na. 5, 6, 7, wala na akong playing time. So, pare, alam mo yung time na ito, hindi alam ng tao, nasa isang court kami, may daanan sa likod dyan eh. Pagkatapos ang practice, o bago mag-practice, ayoko makita yung mukha ni Coach Ryan. Pare, gigising ako sa umaga. Iiyak ako, parang ayoko na. Ayoko na maglaro. Alam mo, ayoko na. So, one day, pare, Mikey, one day. Tapos sa practice, kausap ko si Kirby Raimundo. Siyempre, brother in Christ ko to eh. Bro, hindi ko na kaya. Andito kami, andun sila Ryan Gregorio, andun sa kabila, Coach Ryan, pare, samahan mo ako, ayoko na. Magre-retire na ako, mag-America na lang ako. Ginanong ko, lakad kami doon kay Coach Ray. Ayoko na mag-basketball. Nihirap na talaga ako, Coach Ray. Pasensya na, mag-America na lang ako, magninegosyo or something. Okay, appear, Koy Banal, appear. Uwi na ako, pare. The next day, nabalitaan ko, kinukuha ako ng Hinebra. Oh my gosh, Hinebra! O di okay, nalaman ni Coach Ryan yan. Alam niya, kwentong to. Tinawag ko ni Coach Ryan. Kasi opening pa lang to ng PBA. 07 yata, 08, parang ganun. Opening pa lang. O Paul, nandito ka pangalan mo, kasama ka pa rin sa lineup namin. Yan si Coach Ryan. Basta kung gusto mo dito ka lang, ganyan. Sabi ko, Coach, yun na Coach, try ko muna ibang team. Pak! Hinebra ako, 2008. Ayun na, doon na lumabas yung kumpiyansa ko, pare. Pare, kid review, lahat ng mga pukol ko, 3 points siguro, doon lumabas ang lahat ng ano. Pwedeng sa loob, pwedeng sa labas tumira. Ito naman, and Luke Villanueva is open, pero hindi na ibigay sa kanya. And here comes Paul Arcadi once again. Dwell on that, and here comes Paul Arcadi. And bounce back. Still can't get it to drop. Paul Arcadi, Ronald Tubid sets, releases. The opening quarter, here's Meg Arcadi. Talagang hindi quarter. Arcadi with a steal, kept lightning on the move.
He passes to Kakiwa. 17 ang laki ng agwat para dito sa Barangay Hinebra. Artari with a getaway. Oh, ganda laro ko. I won skills challenge. I'm an all-star in Hinebra. All-star, ha? PBA all-star. Nag 3-time PBA all-star ako eh because of votes. Votes ng fans. Wait, kuya. Ongoing yung contract mo sa Pure Foods nito nung sinabi mo ayoko na? Ongoing. Pare, lasang loob ko, ayoko na. Kasi ayoko nang gumising sa umaga na magka-practice ulit ako sa Pure Foods. Kasi sobrang negative na eh. Yung naririnig din ako nag-improve. Wait. Kaya, pag-usapan natin, kuya, sandali yung naging, kumbaga naging stigma na si Paul Artadio walang shooting. It started kasi nung high school, sabi mo, okay kape. Yeah. Nandun pa yung kumpiyansa eh. Yeah. UE, when you started UE, nandun pa. Oh, yeah. When the tape happened in 2002. 2003. Oh. Okay, 2003. So senior year. Yeah. Mm. And then, punta ka na ng PBA, mas lalong nag-take advantage yung mga tao. Oh, yeah. And one thing is, mag-doubt yung kalaban, you felt like nagda-doubt na din yung team. Yes, yung team. Oh, huwag ginapasok yan kasi hindi sinasag eh. Hindi makashoot eh. So sabi ko, yeah. So the more. Yes, ayoko na. Ayoko na. Outquit na akong basketball. Appear, pare. The next day. Nag-appear pa kayo. Oh, appear pa kami, coach. Sige po. Ayan. Pinayagan ako umalis. Tapos the next day, tinawag lang ako sa locker room na ito yung lineup natin for 07. O, nandiyan ka pa, Lanete, ganyan-ganyan. O, Paul, nandito ka pa, kasama ka pa. Pero I decided, coach, ayoko muna, try muna ako sa... What do you mean try? Kasi try, parang, ongoing yung contract mo eh. Alam ko, tinitrade na ako eh. Ah, parang they're trading for eh. You. Sabi ko, doon lang muna ako, coach, sa iba. Try ko so muna. They traded? They trade. Okay. Sino yung katumbas? Hindi ko na maalala yung katrade ko. Hindi ko maalala. Ah, so... Anyway, so Pure Foods was also willing to give you what you wanted, which was trade na, alis yes. Na. Yes, no, kasi wala na, hindi nyo na ako magagamit. Eh. Pero sinasabi ko, Shry, na sa amin ka pa, huwag ka na sana umalis, parang ganun. Pero sabi ko, hindi na, coach. Trade, okay ako sa inyo, but try. So ano, that's, ano ba yan? 07, 08, parang ganun. So 07, 08, pare, champion ako sa Hinebra. Ako yung parang point guard. Ako yung set sa amin, ako yung head point guard nun dahil wala si JJ. Na injury, finals ha. Ay, ang ganda ng laro ko noon, pare. So, renew contract. Ganda, oh. Champion. Pare, no, 09. Ito na, 09. So, 2 years lang ako sa Hinebra. 07, 08, parang ganun. 09, si Coach Ryan, parang narinig ko, ha, na last chance niya to. Parang sinabihan siya ni Boss Ramon, last mo na to. Kunin mo na yung mag-zoom player. Pare, kinuha niya ulit ako from Hinebra. Request niya si Pingris sa San Miguel na ibalik sa Pure Foods. Ito na yung 09. Ito na yung solid na lineup ng Pure Foods. Ika nga yung Sampayan Brigade. Ito yun. Wait. So, hindi kayo nag-drift apart ni Coach Ryan? Ah, pare, ako, alam mo, ako yung taong hindi nagsusunog ng tulay. I'm the guy na even though na Pure Foods kalaban namin, gaganyan pa ako sa ano, sa sub ako, di ba? Upo ka sa gitna. Coach, ay, ganun pa ako. Hindi ako binoy ng bridge ko sa kanya kasi wala naman talaga eh. That's trabaho lang eh. Yeah. So pare, maganda yung relasyon. Kinuha niya ulit ako 09. Yung 09 na yun pare, na ganda rin laro ko. First 5 ako sa kanya. All-star again ako. Tapos nag-champion kami, kalaban namin Alaska Aces. Sinweep namin Alaska 4-0. Yeah. Yun yung memory. Talagang solid yun. So this so, was yeah. You, James, Ping, PJ. PJ, si Rafi. Rafi Rivis, Meyerhofer, Adukul. Adukul. Ang lakas namin nun. So, when you left Pure Foods, in all honesty, nung lumabas laro mo sa Hinebra, kumbaga, nakita ng Pure Foods, uy, atin yun ah. Oo. Artadi. Oh! Paul Artadi right there. Putting the pressure on the defense of PMAC RBAs. And how do I feel after this? They should put him back in there. Oh, look at Paul Artadi break through the defense. It looked like he got stuck in mud between Asi Taulaba and Mark. Yeah, kailangan natin. Tsaka yung hinanap ni Coach Ryan yung bonding namin. Pare, alam mo, Pure Foods on that time, para kami magkakapatid. Ano, iba yung bonding na hindi gaya dati na, hindi gaya ibang team na pagtapos ng practice, kanya-kanya na. Kami, pare, ano kami, lunch kami, ganyan, nausap kami. So you're off the court with Pure Foods, even nung unang stint mo with them, was never the problem. It was your off the court. Nawawalan ka ng kumpiyansa. Kumpiyansa. Ayaw mo na maglaro. Pero, okay ka sa kanila. Yeah, okay ako talaga. So you felt like na-rejuvenate ka rin sa Hinebra? Oo, iba yun talaga Hinebra, pare. Solid pa. Ikaw, pag na, siguro, kahit sino naman, pag napunta kayo na Hinebra, pagod ka na, okay, pagod ka na,
pag narinig mo lang yung crowd ng Hinebra, times 3 ulit yung effort mo. Pare, grabe. Yun ang pinaka-condition ko. Condition ako. So, nag-champion ka sa Pure Foods nung unang dating mo. Nag-champion ka sa Hinebra paglipat mo. Nag-champion ka ulit pagbalik mo. Pagbalik ko sa Pure Foods. So, puro champion. So, pare. Puro champion. Puro finals ako nun, pare. Finals. Tapos, after ko sa, ano yan? Sa Pure Foods, O-10 ba to? Tinrade ako sa San Miguel Beer. Finals na naman kami nun. Final. Hindi na ako nag-champion. Tapos, pababa na ako nun. Ayun na, pababa na. Pero it's funny, for a guy na hini-hate ng tao na walang shooting, puro champion, puro finals. Yes, pare. Tsaka blessing, 3-time all-star, biro mo. Pare, all-star pala kami ni James Yap nung first year namin, ha? First year, all-star game agad kami ni James Yap, rookie, ha? Yung mga, hindi ko na makalimutan, sobrang blessed. Kumbaga, you found ways also to fight that stigma. You found ways na, okay, tingin nyo, wala. De, okay, parang Chris Ross. Ganun din si Chris Ross noong dati. Yes. Pero pare, hindi yun lang basta-basta. Pare, I worked hard for it. Ha? Every day ako, morning, shooting. Ako pinakamaaga, grabe ako noon. Kasi I have to prove something. Totoo. Lalo na sa Hinebra, ang mabait sa Hinebra, si Coach Jong, pinayabayaan lang niya ako maglaro. Tira mo yan. Difference yan ni Coach Brian, ha? Diba? Ano ba ang pinakamalalang ginawa sa Indepensa? Talagang ang layo. Hindi naman. Pinapatira lang talaga. Wala na steam cone. Alam mo, minsan kami isang game, first half pa lang, siguro nakaka-apat na 3 points na ako. Tawag ako sa halftime. Ako interview, halftime, 4 na 3 points na eh. Anyway, Coach Tim Cone, thank you very much for doing this to me. Ganun ako. Halftime ang interview. eventually, nung medyo ano na siya. May konting ano na. Lumalapit na. So, Champion, all-star, successful. When you move to San Miguel, finals pa rin. When you move to San Miguel, sina Olsen pa ba to? Hindi na. Olsen, yes. Olsen, Denok, Joseph Yo. Ayan, malakas din talaga kami. Si Washington. Hindi ka na nag-Petron? Hindi na ako nag-Petron. Hindi na. Ah, so San Miguel ka San before Miguel. Petron? Yes. Okay. So when you went to San Miguel, champion ulit, veterano ka na nito eh. Kumbaga, no. Mainstay ka na. Yeah. Alex Cabagnot? Yes, Alex Cabagnot pa. Alex Cabagnot. Okay, so mainstay ka na. What happened after that? Because you were still on nakaipon ka na noon sa kaka-champion at kaka-finals mo. Oo, dami ng bonus. Okay. Bonus. So, okay na. Yeah, after that, nakaipon, ganyan. Pero maraming rin mga wrong investments eh. So, bagsak sa lupa, di ba? Pero, yun nga lesson ng Panginoon eh. Pare, sorry, I share the word of God talaga na, alam mo, hindi ito ang goal natin sa buhay, yung earth. Ang goal natin, eternal. So, we have to be obedient. Try to be obedient sa salita ng Panginoon at i-bless ka niya. Pare, nawalan ako ng malaking pera noong 2008. Nawalan ako ng malaking pera dahil sa wrong investment. Pare, inaninsan, binabalik ng Panginoon yan. Basta maging obedient ka lang. So, yan, 2010. Ganda na kontrata ko, pare. Pare, San Miguel, ang sarap mag-alaga. Kahit na banu ang performance mo, kahit ako, alam mo na alala ko, pare. 1 point per game lang ako nung isang season. 1 point. Pare, nirenew yung kontrata ko. Ang laki ng sweldo ko. Kasi nilipat ako sa Barako Bull. Okay, sa Barako Bull, nilipat kami. Siyempre, kung team din nila yun. Nilipat kami. Pare, sweldo ko, 2 years. Ganun kalaking sweldo. Ganun pa rin yung sweldo ko sa Pure Post. Kahit na performance ko, bulok. So, okay na. Habang na Barako Bull, napunta na ako na Miralco. Ayan na. Tapos last team ko, pare, yung Blackwater. Wait lang, kuya. So, technically, your whole career, SMC ka. Hinebra. Yes, SMC. Pure Foods, San Miguel. Barako, like, I mean, Barako, sa akin na lang magagaling. Huwag na kay kuya. Sa akin na lang magagaling. Barako, nung nag-MVP group ka bigla, was there a big change? Yes, big change talaga. Ewan ko kung wrong move yun. Pare, kinausap ko lang kami ni Dondon to eh. Dondon Ontiveros. Alam namin na parang kinukuha kami ni Ryan Gregorio ulit. Coach Wait, Ryan. Kuya! Kasama ka dun sa time na muntik si Kuya Dondon mag-Meralco? Yes. Ang sabi sa akin ni Kuya Don, sa lahat ng nanonood ngayon, kasi nakasama ko rin si Kuya Don dito sa show na to, sinabi niya, gilas siya nun. Oo. Tapos, pinapunta siya Meralco, pagtatayo pa lang ang Meralco nito. Oo. Tapos, kinukuha siya ng biglang something happened, nabalik siya sa San Miguel. That was you and him? Oo, kami, kinausap namin si Boss Robert sa isang coffee shop. Boss, doon na kami, kay Coach Ryan, kinukuha na kami. Siya, hindi pinayagan, ako pinayagan. So,
sabi na wala yung benepisyo. Kung maging faithful ka lang sa San Miguel, pare, yung benepisyo tuloy-tuloy kahit anong laro mo. Sabi nga nila ngayon, lahat ng kausap ko ngayong SMC, pag sinabi ng San Miguel kumanan ka, huwag ka kakaliwa. Huwag ka kakaliwa. So kumaliwa ka. Kumaliwa. Kumaliwa ako eh. Yun ang mali. Pero, oh lang, siguro niya may purpose ang Panginoon, di ba pare? So yun, I went to Meralco. Palakihin pa yan. Chance to break into the double-digit lead once again. And Artadi all the way to the basket. Ito si Paul Artadi. The sudden burst of speed. Na-injure na ako. Injury na ako. Nagpa, yung bone spurs. Wala na. Hanggang sa hindi na nila ako nirenew. Nag-dispersal draft. Di ba yung Blackwater? Yep, sabi yep. ko, return na ako. Pero nakuha ko ng Blackwater. Sinubukan ko. I got good games in Blackwater. I got scored 24 points isang game. Ganyan. Yeah. Pero sabi ko, okay na ako. 11 years in the PBA. I'm done, di ba, pare? I think that was way more than you thought. Pare. Kung draft yes. niya, kinakabahan ka. Tapos, kung alam mo lang siguro nung draft na mag-11 seasons ako dito, baka di ka kinabahan nung nasa draft ka. Oo, di ba? I was, lagi kong naalala, sinasabi ni Noy Castillo, no rookie namin, habang nag-wage kami, hey Paul, sabi ko, hey Noy, how are you, Noy? Noy, ganyan-ganyan, ano, sabi niya, Paul, keep in shape. When you reach 10 years in the PBA, you're a made basketball player. Put. So nahigitan ko pa, di ba? Mahirap yung 10 years. Mahirap yung 10 years. Di ba? And also, you left on your own terms. Kumbaga, ayaw ko na. Yeah. Okay na ako. I'm satisfied kasi naging career mo. And come on, 3-time All-Star, 3-time champion. Champion, yep. 3-time All-Star, 3-time champion, multiple finals appearances. Yes. For a guy na walang shooting. Yes. Ang daming nagawa. Yeah. And then the respect will always be there. I'm sure right now kahit ngayon pag naglakad ka sa labas, uy si Paul Artadi. Yeah. Diba? Nagugulat nga ako hanggang ngayon nakikilala pa rin nila ako, siguro kalbo ko, whatever. Pero hindi naman nagbago yung itsura mo, kuya, yan na yun. Pare, gwardiya, lahat, halos lahat. Nagugulat nga sila. So ito ngayon pare, ginagamit ko ngayon ang sarili ko as a tool pare para tumulong naman dito sa San Juan City. True. Walang kapalit pare, walang re-electionist, wala, I don't care. Pare, ang election matagal-tagal pa, pero ako since day one, I'm helping my indigent people here in my barangay. Yeah. So yun ang goal ko pare. Who is Paul Artadi today? Compared pare, to nung ball is life ka, ball basket, who is Paul Artadi today? Yeah, pare, ako pare, ngayon I'm on fire with God talaga, with our Lord Jesus Christ pare. Pare, He's using me, ha? He's blessing me with so much blessings pare, I cannot contain. So yung blessing na binibigay niya sa akin pare, itutulong ko ngayon pare. Itutulong ko sa mga mahihirap. Pare, kita mo yung mga video ko sa akin, na pinapakita ko sa tao na talagang ito yung tinutulungan, yung mga walang bahay, walang makain. Yung talagang may iyak sila sa isang sakong bigas. Yun ang ano ko eh. Yun ang aking goal siguro na lahat ng biyaya na bigay sa akin, yung iba ron, ibibigay ko sa mahirap. Dito sa San Juan. Tama. So that's, kumbaga your day is, kahit ako lang kanina, yung Instagram story mo with your, yes. with your, ba- yeah. ano, with your children, three boys, diba? Yeah, may three boys. Your yeah. three Simpleng boys. Buhay, pare. Simpleng buhay. And na, masaya lang mag-reminis minsan. Na especially your UE days, ha? Kasi yung PBA yeah. days mo, hindi naman ganun katagal. Kailan ka officially nag-retire, kuya? 2000. Officially, I retired 2015. Oh, that's 5 years ago. 5 years ago. Oh, 5 years ago, 2015. Oh, pero like, crazy yung ano, kumbaga, yung naging journey mo. From yes, Green Hills to UE, Pure Foods, tas lahat yun. And now, ano ka, are you gonna, meron ano ka ba ngayon, like in politics, kuya? Right now, I'm a councilor in San Juan City. Counselor. Second term ko na to ngayon. So, yan. Siyempre, Mayor Francis Zamora, yan aming mayor. Teammate mo ba dati? Teammate ko si Francis. Green Hills? No. Hindi kami nag-abot. Sa Lasal, nabot ako nag-tryout. Pero never kami nagkakampi. Dito na lang sa politics. Sa politics. So, ngayon, ano ko muna? Kumbaga, you're far from the game. Yep. Pero, kumbaga, yung mga natutunan mo siyempre sa basketball, dala mo pa rin hanggang ngayon. And also the relationships. Right. I think that's the best thing that you said. You never burn bridges. Kasi, yep. Yung alam eh, di ba? You can encounter the same people tama, in your tama. Future, di ba? Sobrang natutuwa. Grabe. And you, growing up kasi, you were one of my, of course, di ba? Yeah. Din ako nun, mga mabilis, di ba? Matratan nila laruan dati. Yeah, tama yung mare. And natutuwa ako na I had the chance to, di ba? Get to yeah, know your story, share your story. Pero kuya, bibigyan kita ng few, I'll give you the time to say, hello to all your fans, lahat ng mga sumuporta sa'yo, mga lahat ng sumpasalamatan.
Una-una, thank you, Brother Mikey, for this opportunity. Itong interview na to, gusto ko lang talaga ma-interview mo ko para ma-share ko yung katotohanan about sa basketball ko at katotohanan sa aking faith sa ating Panginoon. Okay? Sa mga nanonood, of course, alam nyo, ang goal natin, hindi naman talaga dito sa Earth. Ito yung ating praktisan lang to. Praktisan, pero ang goal natin, eternal sa kasama natin ng Panginoon natin sa langit. At salamat na marami sa suporta mo, suporta nyo sa akin, at sa uulitin, okay? And follow nyo palang aking YouTube channel. Oh. Makikita nyo yung content ko doon, yung mga may hirap talagang tinutulungan natin yun. Follow nyo YouTube ko, Paul Artadi, search nyo lang. At maraming salamat talaga sa suporta nyo. Patuloy nyo lang suporta ng channel na ito. Malaking bagay ito, syempre, mga past and future or mga present players na interview ni Brother Mikey. So yun, again, praise God and thank you and stay safe always sa ating lahat. Kuya, sobrang salamat sa oras. Okay, bro, no problem. Sobrang, ano. Ako, ano sa akin, sentimental to. Kasi nga, growing up, ikaw yung, ano ko eh. Ikaw yung nilo-look up to. And I'm sure, a lot of people na talagang pinanood ka growing up would be happy to know the story, the whole. Also, yung mga kabataan ngayon, syempre, naririnig pa din naman yung Artadi. Pero sino pa talaga si Paul Artadi? So, it's crazy knowing your whole journey. At talagang unang-una, well, late na ngayon, pero congratulations, kuya, dun sa career mo. Yes. Like, yeah, thank you. One of the best careers that you can have. Yeah. At sobrang salamat ulit sa oras mo. Yep. Mag-iingat ka, kuya. Let me know. I plan to... Ang ginagawa ko kasi, kuya, yung mga specials. Oh. Okay, mga talagang kilala. Sa weekend ko nilalabas. I'll send you the, ano, para ma-post mo din dun sa mga followers mo. Ma-post sa aking page, yeah. I-edit ko to. I'll add highlights para makakita nila yung may shooting talaga si Kuya Paul Artadi, guys. Okay, Kuya, man. Salamat sa lahat. Thank you. Message tayo. Salamat talaga, Kuya. Ingat ka, Kuya. Stay healthy, Kuya. Stay healthy. Okay, ingat, pare ko. Find an opening. 7 on the shot clock. Here's Artadi. Artadi with a height advantage. Fakes the 3-point shot. Gives well. To give the ball up and probably reset himself. The ball's still loose. Stolen by Artadi. Artadi against Alvarez and he hits the layup. Inside they go. The Villanueva double team lost control. Here's Artadi. Foot race against Bonacher all the way to the basket. Well, here's that fast connection, fast break. More than once now for Paul Artadi, brought to you by Globe Handyphone, making great things possible. Arnold Booker out to Artadi, open, 17 lead. Booker gonna make that shot and going all the way for the slam. Brought to you by No Fear Jeans USA. Face your fears, live your dreams.